Hi guys, pupunta kami ngayon sa ilog para manguha ng isda. So, nandito kami ngayon sa papuntang Hinagimitan na bukid. Yan yung mga nasugat namin guys ba? Habang nasa daan kami papuntang ilog, nakita namin itong Skylab na ang nagmamaneho ay si Tikwe. Iba talaga ang batang ito. Mahilig sa adventure. Tingnan nyo yung balance niya guys. Ang galing. Mag-ingat ka dyan sa unahan, Tikwe. Diba ang galing? Ako yung kinabahan na habang nakatingin sa motor at kay Tikwe. Anyways guys, papunta na nga kami doon malapit sa ilog. Mamangha ka na lang sa area na dinadaanan mo dito sa bundok. As you can see, super duper amazing view, as in so refreshing area. And finally, nandito na kami talaga sa ilog. At dito na magsisimula ang aming paghuli ng mga isda. At dito mismo sa area na ito during our kabataan days ay dito maliligo. At itong pinakita ko sa inyo guys, ito yung tinatawag na amor siko. Ito pala yung damo na once na makadikit na sa damit ay kailangan mong i-remove from the cloth para hindi ka magkaroon ng rashes or katikate sa katawan natin. At nag-extra dala rin ako ng chicharon, baka kasi magutom tayo sa daan. At meron din akong bit-bit na tubig, baka mauhaw tayo. Di naman kasi pwedeng mag-inom tayo sa ilog. Tinry kong magkuha ng uwang dahil nakakita po yung aking kapatid at ako na yung kumuha. At ito yung ibang mga nakuha na nilinis na nila ni Jomar tsaka yung kapatid kong lalaki. As you can see, meron tayong tilapia, muli, tsaka uwang na nakuha dito sa ilog. Ganito pala pag maglinis ng muli. Hiwain lang yung tiyan tapos kunin yung mga kinakain nila para maging malinis. At nakakita na naman kami ng isang uwang at kinuha ko na. At muntikan pa talagang makawala itong uwang na ito. Ngayon naman guys, manguha tayo ng pako. So, dito na area, magkuha ako ng pako. At ito yun siya, guys. Yan, pako. Ito pa. Unahan na yata tayo ng mga... Ito, oh. Iano natin to sa tinuwa. Diba? Para maging masarap ang ating tinuwa. Yan! Ito po yung fern sa English. Pako sa Bisaya. Tingnan nyo naman guys, yung kapatid ko nagmamasid siya sa buong area dahil talagang sobrang ganda. Wala na akong masabi. Ngayon ay nilipat na namin yung kanin dito sa dahon dahil magluluto kami ng sinabaw na uwang. Ayan, naka-prepared na. At hugasan muna yan ni Yen-Yen. At ito namang kapatid ko ay nag-prepared para lagyan sa kaldero. Ganito kasi talaga yung ginagawa dati. Yung kaldero ay parang isablay lang. O, diba? Kawawa naman yung kaldero namin, guys. Mag-itim na siya maya-maya. Yan, yung gagawin pala namin ay sinabaw kami ng muli. Ayun, buhay na buhay pa talaga yung isda. Pag ano natin, nag-ano pa siya, kisi-kisi. Yan. Ang gawin nating sinabawan ay yung uwang,
tsaka Molly. Ito kasi yung basic na nakukuha sa ilog. And maya-maya ay maluluto din yan. So, kung taga probensya ka, you can feel what we are doing. Yan, mapifeel mo talaga ang buhay probensya. Dahil sa probensya, lahat pwedeng hingiin, pwedeng kunin, wag ka lang mangnakaw. Lagyan natin ng pitchay, guys. Konting pitchay ba? Ganito ka sarap pag nasa probensya ka. Ayan, guys, naluto na siya. At pulang-pula na ang uwang. Tikman natin yung timpla kung okay na ba. And I think parang okay na. At ito naman yung ginawang kinilaw ni Jomar. Yung mga spices or jaman na nilagay niya is yung Bombay lang talaga, basic, tsaka sili. Ayan na, guys. Kain po tayo habang nandito sa tabi ng ilog. Masarap magkain, guys, pag nasa tabi ka ng ilog. Lahat mauubos mo. Ewan ko ba, pag nasa ilog ka, kahit yung ulam mo ay baguong, ang sarap kumain. At ito, try natin kumain. Sarap naman yarn. Okay pa sa alright ang all. Enjoy watching, guys. And hanggang dito na lang. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. Bye!